nakaraang Lunes. Nagkaroon ng intensity 6.9 na lindol malapit sa karagatan ng Cebu at Negros Oriental. Mga igan, kung kayo'y maipit sa ganitong klase ng banta ng kalikasan, alamin ang mga paraan para makaligtas at makaiwas sa anumang peligro. Bitak-bitak na lupa. Sira-sirang bahay. At gubuhong infrastruktura. Ito ang pinsalang idinulot ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Central Visayas nitong Lunes. Yung source ng lindol, ito ay tectonic. Ibig sabihin, mayroong paggalaw ng mga fault or ng fault na nandoon sa pagitan ng Negros and Cebu. Matapos ang lindol, mahigit 1,000 aftershock pa ang naramdaman sa probinsya. Dahil siyempre gumalaw yung ilalim ng mga bato, sa paggalaw niya ng fault, may expect mo na nag-a-adjust pa siya. Yung adjustments na ginagawa ng paggalaw, yun yung mga minor aftershocks na nararamdaman natin after, immediately after, or even weeks after a major earthquake. Sumunod ang pagkaroon ng landslide sa ilang bayan kabilang ang La Libertad at Gihulngan sa Negros Oriental. Maralawa niyo na po! Yung mga child ko sa Cebu, hindi pa nila alam nangyari sa amin dito. Bigla-bigla na lang silang dalawa ng nanay ko at saka tatay ko na iwan. Sa pinakulintala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 26 ang nasawi, habang 52 ang sugatan, bunga ng lindol at landslides. Umakyat naman sa 71 ang nawawala. Patuloy ang search and rescue operation sa lugar. Halos 15,000 pamilya ang apektado. Tatlong araw matapos ang lindol, ilang kalsada sa Negros Oriental ang hindi pa rin madaanan. Tinatayang mahigit 200,000 piso naman ang halaga ng kabuuang pinsala. Walang makapagsasabi kung kailan at saan lilindol, kaya naman iba yung paghahanda ang kailangan. Unang-una, siguraduhin ang gusaling pinaglalagian ay sumusunod sa tinatawag na building code. Mas mabuti rin daw na ang may nakahandang emergency kit. Ano yung laman nun? Yung bag, it should have at least provision, may flashlight, yung pocket radio na may battery, cellphone, kung may kailangan na load, and some dry food items that people can use. So yun yung madaling dalhin, may first aid kit. Kung sakaling abutan ng lindol sa loob ng isang gusali, pumunta agad sa ilalim ng isang matibay na lamesa. Dito maaaring gawin ang tinatawag na duck, cover, and hold position. Kung saan mas mapoprotektahan ang ulo mula sa mga falling object. Kung sakali naman sa labas abutan ng lindol, maaari pa rin gawin ang ganitong posisyon sa isang open area tulad ng basketball court o bakanting lote. Huwag din daw agad maging kampante kapag humupa ng pagyanin. Kailangan maging alerto pa rin sa mga aftershock. Kapag maaari namang lumabas ang gusali, baghagdan na lang at huwag gumamit ng elevator. When the shaking stops, yun yung time for you to get out and leave the room if it's really very strong shaking. Kasi of course, we'd like to have the building checked by yung civil engineers to make sure na wala siyang damages, lalo na kung may nakita ka ng cracks. But most important muna is yung protect yourself. Sa mga gusto tumulong, maaaring magpaugnayan sa mga sumusunod.